true subscribers' horror stories. Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto. Real paranormal encounters. Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon. And other scary stories from HTV Positive listeners. Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Subscribers Hilakbot Stories na naman po, kaya sa lahat ng mga nakikinig, yo, musta? Sana po okay kayo at sana safe na safe kayo sa kung saan man kayo naroroon ngayon. Si Red po inyong kasama, syempre magkikipagkwentuhan na naman para magbigay ng daan sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kwentong katatakutan base sa kanilang mga tunay na karanasan sa sindakstories2008@gmail.com at ganoon na rin sa ating Facebook. Maraming salamat po sa mga may plano, mga nagpadala na at naghihintay pa rin na kanilang mga kwento. Pangako ko sa inyo, ulit-ulitin ko na naman, ngayong 2022, basta ilalagay natin, isasalpak natin lahat yan sa abot ng aking makakaya, okay? So anyway, ang kwentuhan natin na ito guys ay mula naman po sa mga pinagsama-sama natin na mga stories. Subscribers, Hilakbot Stories nina Lab, L-A-B, yun po ang itago na lang daw natin na pangalan niya. Si Miss Pruta, parang mura. Pruta ka. At ito dalawang kwento po yung kay Miss Pruta daw. At kay A, yun na lang daw ang initial daw niya guys. Maraming salamat rin. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Unahin natin ang kwento ni Love. Sabi niya dito, silent listener po ako si Red at sa YouTube kita unang napakinggan at ngayon po na-addict na rin ako sa podcast ninyo. Yung ikikwento ko po ay nangyari noong Holy Week noong 2004 sa Bulacan. Hindi ko po tunay na pangalan ang gagamitin ko pero tawagin nyo na lang po ako sa Love o sa pangalang Love. Ibabahagi ko po yung kwento ko dahil hanggang ngayon po hindi ko pa rin malimutan. Sa katunayan po, hindi ako naniniwala sa mga hindi nakikita pero ngayon may pero na. Nagtatrabaho po si Mama sa Maynila at Holy Week po noon ang isama niya sa amin na mga katrabaho niya para mag-unwind daw po. Nakatira kami nung time na yun sa Bulacan. Hangganan siya ng dalawang bayan at hindi naman po kami ganun kayaman pero may bukid po kami. Doon po kami nakatira at yung bahay po namin ay nakaharap pa sa bundok at talagang masasabi mo ang likuran ay parang gubat na. Kubo style po yung bahay namin pero malawak naman siya at kakasya po ang 8 katao. 6 ang bisita ni Mama kaya kasyang-kasya naman po kami. Sa mga kasamahan po ni Mama, si Ate Lorna, hindi tunay na pangalan at tubong Iloilo, siya po yung pinaka-close ko kasi para na po siyang ate ko. Nagkakasiyahan po si na Mama at ang iba habang kami po nung Ate Lorna ay nagkikwentuhan habang nakaharap po kami sa labas. So in short, sa gubat po kami nakaharap sa may hindi kalayuan at dun po kasi sa may gubat na iyon, may bangin. Sa gilid po ng bangin ay may daanan ng tao pero safe naman pong daanan yun si Red. Around 6 po iyon ng hapon at nag-aagaw na po ang dilim at liwanag. May bata po kaming nakita. Yung bata po na iyon ay dumaan habang nakapayong po siya at laki po yung pagtataka ni Ate Lorna kung bakit nakapayong yung bata ay wala namang ulan at saka papalubog naman na ang araw. Dahil nga bata at baka mapano siya,
Sinundan tuloy namin siya ng tingin pero hindi pa siya nakakarating sa puno ng duhat. Kitang kita ko po talaga si Red, namin ni Ate Lorna, na bigla po siyang nawala na parang bula. Parehas po namin nasaksihan ni Ate Lorna iyon at nagkatinginan kami dahil alam namin sa sarili namin kung anong klase yung nakita namin. Ayon po kay Ate Lorna, malamang sa malamang ay lamang lupa daw po yung nakita namin. At maaaring ang mga ganong klaseng mga nilalang ay pili lamang yung pinagpapakitaan. Short story lamang po ito pero true story siya si Red at sabi niya masyado daw po magulo, paayos na lang sa writer kung mababasa man siya. Thank you sa inyo guys, sabi niya. At silent listener kami ng mama ko, ng kapatid ko. Mga duwag po talaga kami pero trip namin ng mga hilakbot stories, sabi niya dito. Salamat sa iyo love at sa iyong kwentong ito mula po sa ating email sindakstories2008@gmail.com. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Again, no problem po yun doon kay Love. Katulad dito kay short story po, walang problema po yan. Basta send nyo lang po yan. At maiintindihan naman po kahit siguro ng grade 2, grade 1, walang problema. Basta maintindihan yung kwento, walang problema po yan sa atin. Okay? At ikaw din, kung di ba ikaw ay nais din magpadala ng kwento, isend mo na ngayon kasi baka matambakan po natin at mapatagal na mapatagal pa yung kung kailan natin may feature. Huwag kayong magtatampo kung medyo napatagal kasi nga yung iba ay ngayon lamang po nagpadala ang dami pa po natin hindi nababasa. So please paki-consider na lang po yung rason natin na yun kasi iisa lang po tayo magbabasa dito. So send nyo lang po yan si darkstories2008@gmail.com at antabayanan nyo po ang update mula po kay Admin Clay kung kailan po iyan magpiplay at kung kailan natin may feature. Maraming salamat po sa pagkunawa. Ito naman po si Miss Fruta. Pero si Miss Fruta, dalawa po yung kanyang kwento dito. At umpisa natin doon sa kanyang story na pinamagatang motor ride. Ito ang Subscribers Hilakbot Story. Back when I was 4th year high school, nagkaroon po ako ng sariling motor. Then isang gabi, ito po mga 9 p.m. na po yun. Dahil sa dami po ng aming ginagawang project. Kasi magpa-finals na rin po kasi, napagabi yung uwi ko. Ang dadaanan po kasi namin, papauwi, ay mapuno at may isang sementeryo. Hindi ko po sure sa Red kung yung sementeryong iyon ay talagang open pa ba o masasabi mong abandoned na pero basta may madadaanan kang lumang sementeryo. Nung time na iyon si Red, I was confident. Wala ako mararamdaman kasi talaga nag-i-expect ako na wala naman talaga. Since wala naman din akong na-feel o kaya naman nakikita na kahit na ano. Pero mali pala ako. Habang papauwi ako, yung nakasakay sa motor pagdating ko sa part ng sementeryo, naramdaman ko po na biglang bumagal yung takbo ng motor ko. Eh hindi naman po ganun yung pagpapatakbo ko kasi syempre kabisado ko naman. At bigla po talagang bumigat yung motor, Sir Red. Yung parang meron kang napasakay o meron nakasakay sa likod mo. Bukod pa po doon, biglang lumamig yung kamay ko and then yung likod ko, pagtingin ko sa side mirror, meron pong nakaputi na damit. Sumasayad sa lupa po and then nakaupo siya sa likuran ko at feeling ko nga nung time na iyon ay nakayakap pa siya sa akin. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko nung time na iyon. Kasi nag-uunahan na po yung kaba at hilakbot ko. Ang iniisip ko nga din po ay kung bibilisan ko pa ang takbo, e baka mamaya ay maa-aksidente ako. At dahil nga sa takot na meron pong nilalang na nakaangkas sa akin, nagdasal na lamang po ako at umuusal na maikli at pabulong na dasal. Fortunately po, nakauwi naman ako ng safe. Pero iniisip ko pa rin po kung ano kaya mangyayari sa akin kung binilisan ko ang takbo ng motor ko. Yun lang po at medyo maikli, dadagdagan ko na lang po ng isa pang experience. Ito naman pong next experience ko ay nangyari noong January 2 at ito po ay 2 years ago. Madaling araw po na magkwentuhan kami
ng mga pinsan at kapatid ko sa terasa ng bahay ni Lola, kaya pinalipat kami sa kwarto dahil medyo naiingayan po si Lola nung time na yon. Ang pinagkikwentuhan po kasi namin noon, Sir Red, ay mga nakakatakot. Yung mga ate ko nga yung bidang bida dito sa kwentuhan na ito at kinig na kinig talaga kaming magpipinsan. Yung panganay kong ate ay meron pa po siyang parang dinedemonstrate na isang nabasa daw po niyang kwento at hindi ko nga naintindihan kasi nga sa halip na matakot kami ay natatawa kami sa kung paano niya nire-re-enact. Hanggang sa natakot na lamang ako hindi sa kwento nila dahil ako lang yung mag-isa sa pinakababa ng kama namin at lahat po sila nagsiksikan sa ate ko kaya tumabi na din ako sa kanila. Dahil siksikan na nga yung dalawa kong pinsan na lalaki, pinalipat ni ate sa isa pang kama yung mga pinsan kong yun. Habang nagbalik kami sa kwentuhan, hindi ko na po siya pinakikinggan at nakatingin na lang po ako sa kusina ng bahay namin. Maliit lang po kasi yung bahay nila Lola at isang pinto lang matutuntun mo na ang kusina. Pagdating ko nga po doon sa kusina, kitang-kita ko po na may babaeng nakatingin sa akin. Kinabahan na ako kaya nag-cellphone ako at nagpatay-mali siya at pilit ko po na hindi pinapansin iyon at talagang kunwari ay nakikinig nila ako kay ate. Pero habang tumatagal ang kwento po ni ate, mas lalo akong tinataasan ng balahibo. To the point na kinakabahan na ako. Nagulat ako nung parang mataranta siya at sabihin niyang, "Hihiga ako! Hihiga ako!" At nagsiayos kami ng pwesto at pinahiga yung ate ko na nagkikwento at bigla niya binago yung topic at pinabuksan ang ilaw ng kwarto. Nagtaka ako kaya nagtanong ako, "Ate, ba't ka humiga?" Tumabi sa akin yung white lady. Alam niyo yung itsura niya? Basta nakatingin siya sa akin ng masama. Tapos parang malademonyo yung ngiti niya. Tayong nasa likod ng bahay ni na Tito. Sa sobrang kabayo. Sa sobrang kaba ko. Palitin ko yung take ko. Ba't may kabayo? Pinapasok ko yung kabayo. Oh my, are you crazy? Ay, 2022 na, bulol pa rin. Okay, so ulitin ko yun. Sa sobrang kaba ko ay lumayo ako kay ate at gumitgit ako sa pangalawa ko pang ate. Habang katabi ko siya, ewan ko ba kung nang aasar siya pero sige pa rin siya ng kwento ng mga nakakatakot pero pilit kong inaalis yung takot ko at nagsiselfone pa rin ako. Hanggang sa bigla na lamang may malamig na kamay na humimas sa likod ko, humimas sa madulas. Kaya kahit pa natatakot po ako, hindi ko na lang sinasabi sa kanila. Dahil pang nagkataon, lahat kami ay mahihintakutan at tiyak lalabas sa kwarto. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. PS po Sir Red, nakabukas po ang third eye ko. Sa katunayan po, habang ito po ay tinatype ko sa inyong email, meron po akong nakikitang bata na nakatingin sa akin na para bang sinasabi niya na wag ko daw pong isend yung kwentong ito. Olo, talaga? Paano yan? Nasend na. Sabi mo na lang dun sa batang yun. Sabi mo, wala na. Nasend ko na eh. Anong gagawin natin? Para sa Facebook, wala na. Wala nang bawian. Napost ko na eh. Parang ganun. Mingi ka na lang patawad. Pero grabe ah. Hindi talaga natin maintindihan guys. Lalo na kung hindi ka naman talaga belong sa community na ganun. May mga third eye. Sabi natin ganun. May mga sixth sense. May mga kakayahan sa mga paranormal world. Mga ganun. Although, syempre, hindi naman lingit sa ating kaalaman talaga guys na minsan napagkakamalan tuloy sila mga praning, napagkakatuwaan. Pero for once, dapat tayo guys, maniwala din tayo sa mga na hindi natin nakikita. Lalo pa kung sila lang naman talaga yung nakakakita, nakakasense na mga ganon. At pilit naman sana na ipaunawa sa atin ng mga may kakayahang ganito na hindi dapat natin na katakutan yung mga ganito at the first place kasi nga malay mo humihingi ng tulong, malay mo dasal lang talaga ang gusto, di ba? Maraming ganun eh. Pero abangan nyo po sa Hilakbot Haunted History
Kasi meron po tayong nahanap, hindi ko lang po alam kung natapos na, pero hindi ko pa kasi na-record to. Parang meron atang mga senyales na haunted yung inyong tahanan. Parang may ganong topic ako na na-scan noong nakaraan sa email, pero hindi ko pa po na-record. Abangan nyo na lang po ito sa horror roll segment ng Hilakbot Haunted History. At maraming salamat po sa pagsuporta ng HHH at sa mga brother YouTube channel natin, Sindak Short Stories, at yung bunso natin, ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Doon sa mga naghahanap po ng animation, ito sinubukan na po namin mag-animate ng isa sa mga horror stories which is based on true story po ni Ivan Lee. At ito yung Urom. At pakicheck nyo na lang po dyan, itype nyo na lang po Hilakbot Animation o Hilakbot Animated Story. At suporta nyo rin po sa pamamagitan na pag-share tulad na pag-suporta ninyo sa ibang mga kapatid nating channel o mga kapatid natin sa horror community na meron ng mga animations, guys. Okay? Salamat po sa suporta ninyo. Anyway, ikatlong kwento naman po tayo, and by this time, ito naman po ay mula kay A. Yun ang kanyang sinabing tag dito, initials na lang. Kasi talagang yung name po niya nakita ko dito sa email ay nagsisimula sa letter A. Okay, so itago na lang daw po natin siya sa pangalang A. At ito po yung nangyari way back 2017. Hindi ko lang po sure kung kailan yung specific na date kasi may katagalan na po. Basta po ang alam ko, grade 7 ako nung time na iyon, and it happened na habang nagpa-practice po kami sa paparating naming recital. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nasa covered court po kami lahat noon, Sir Red. From year level 7 to 9, at gabi na po yun talaga dahil sa sobrang dami nung nagpa-practice. Dahil gabi na nga din po iyon at hindi pa rin po tapos mag-practice yung mga performers, sinabihan ko yung friend ko na humingi na lang ng permiso sa aming advisor na umuwi na, lalo na yung mga non-performer, kasi kami po nung time na iyon ay nakaupo lang the whole time at pinapanood lang namin yung practice. So parang nasasayangan kami sa oras. Kaso ang sabi po ng friend ko, ayaw daw po niya na kayo magsabi sa teacher namin kasi baka mamaya magalit siya. So ako na lang po yung lumapit sa advisor namin para mag-ask kung pwede na ba kaming umuwi. And kalaunan, pinayagan naman kami nung advisor. Kaso ang sabi niya, before daw kami umuwi, walisan daw muna namin yung room namin. So tinawag ko kaagad yung friend ko at bumunta po kami sa classroom. So naglakad na nga po kami papunta doon. Kaso natakot po talaga kami dahil yung hallway na papunta sa classroom namin ay napakadilim. Meron man pong ilaw pero hindi po ito sapat para mabigyan ng liwanag yung buong hallway. Yung ilaw din po na malakas sa covered court ay siya rin pong parang nagbibigay ng konting liwanag doon sa hallway. Tapos wala pa kami pwedeng gamitin flashlight nung time na iyon kasi wala pa akong cellphone. At sa kaibigan ko naman, meron man siya, lobat naman. Inaliw na lang namin ang aming sarili while walking po para hindi kami matakot. Tapos pati naman yung classroom namin ay wala din pong kailaw-ilaw. Kaya talaga nagtulakan kaming dalawa ng kaibigan ko kung sino sa amin ang unang papasok at mag-o-on ng switch. So ang nangyari po, siya yung nakakuha ng walis at dustpan sa likod at ako nga yung naka-on ng ilaw. So small detail lang po dito sa kwento. Kaya rin po kasi ako natatakot na kumuha ng walis at dustpan sa likod ay bukod sa madilim at walang ilaw ay parang garden po kasi iyon, tapos may napakalaking puno doon, Sir Red. Ang sabi-sabi po nila, lalo na ng mga kaklasiko, may namamataan daw po silang multo doon. Kaya naman po nakapikit talaga ako na pumasok sa classroom at kinapaka pa yung switch sa may gilid, at nang mai-on ko nga po yung ilaw ay nakahinga naman ako ng maluwag. Pagkabukas nga ng ilaw po doon, Sir Red, nagtawanan pa nga kami nung friend kong iyon kasi para akong tanga. Tapos dahil sa takot kami namin noon, kinuha at sinuot na namin muna yung mga bag namin para kung may magparamdam, agad-agad ay tatakbo na lang kami. Nang makuha na nga nung friend ko yung walis at dustpan,
ay minadali na rin namin na pagwawalis, pero sinigurado namin na wala nang dumi na makikita ang advisor namin pagbalik niya. Kasi napakamitikulosa talaga noon at maarte po talaga. May makita lang siyang kahit na hibla po nung walis tambo, ay talagang para sa kanya madumi na yon. Yung area na yon parang madumi na. Tsaka para hindi rin po kami mapagalitan since pinayagan kaming umuwi ng maaga. Habang nagwawalis kami ng kaibigan ko, nag-uusap lang po kami para hindi kami matakot na dalawa. Ang pinag-uusapan po namin nung time na iyon ay tungkol sa mga kalokohan namin sa practice at yung mga napapansin namin na mga nakakatawa. Siguro mga around 7 na po iyon. So habang nagwawalis po kami, may dumating po na higher level. So grade 8 po siya, kaya ate-ate yung tawag namin. Tanda ko nga po na tinanong niya kami ng friend ko kung bakit nandun daw kami sa classroom. Sabi naman namin ay pinalinis kami ng advisor namin bago kami payagang umuwi. Tumangulang po siya at tumayo sa may pinto. Nagtingin na naman kami ng friend ko kasi weird po yung parang nandun siya, and to think na hindi pa naman kami once na nag-uusap talaga ng personal. Like ito nga, nakikita namin siya sa hallway lang nakakasalubong, pero ni hi or hello po ay hindi talaga kami nakakapag-usap ng ganon. Kaya parang nawirduhan kami. Bakit nung time na iyon ay parang gusto niya makipagkwentuhan? Kaya tinanong naman siya nung friend ko kung may kailangan ba siya o manghihingi ba siya ng tubig. Pero ang sabi po niya, hintay na lang daw niya kami na matapos magdinis, kaya mas lalo naman kami nagtaka. Then nung tapos na nga kami ng friend ko, sinabihan ako ng kaibigan ko na ako na daw ang magtapon ng basura at ang magsauli ng dustpan at ng walis sa likod. Tapos syempre ako naman ay matatakotin. Tumanggi ako at sinabi kong siya na lang. Then sumingit po yung ate na nakatayo sa may pinto at sinabi niya na siya na lang daw yung gagawa at umuwi na lang daw kami. Syempre nahiya naman po kami, Sir Red, kaya sinabi ko na sige po, thank you. At nang papalabas na kami, inaya naman namin siya, pero sabi niya ay mauna na daw kami at itatapon pa daw niya ang basura at saka gabi na daw kasi. Tumango na lang kami sa kanya at nung nasa labas na kami ay narinig namin na nagsalita yung ate na, anong kailangan niyo? Siyempre kami naman po ng friend ko ay nagulat kasi bakit nagsalita siyang mag-isa. Kaya dun po ay natakot na kami at tumakbo kaming dalawa. Hanggang sa kinabukasan po, pagdating ko sa school, nilapitan ako kaagad ng kaibigan ko at sinabing hinahanap daw kami nung ate kagabi. Ako naman ay nagtaka kung bakit niya kami hahanapin, pero sumama naman ako sa friend ko papunta sa room nung ate, tapos nakita ko siya na nakatayo sa may pinto ng room nila at parang hinihintay kami. Agad naman na nakita niya kami at lumapit siya sa amin, at pagkalapit nga niya sa amin, agad niya kaming tinanong kung okay lang ba kami. Nagtaka naman ako pero umuo lang rin ako at agad naman ito kung nagkwento kung bakit ganun daw siya umakto kagabi. Ang sabi niya, nakita niya daw kasi kaming dalawa na papunta sa classroom nung gabing yon at nag-alala daw po talaga siya sa amin dahil may multo daw po nagpapakita sa classroom at ilang beses niya na itong nakikita. Kaya pagkatapos daw nung part niya sa performance nung practice, agad ito nagpaalam sa advisor at sinundan kami. Yun lang po, Sir Red, pero may iba pa po akong experience at ikikwento ko na lang po ito sa susunod. Sinulat ko lang po talaga ito ngayon dahil natitempt akong mag-share at talagang sabi niya at tinigil ko pa ang pagsagot sa modules ko para dito. Nakakatuwa naman. Maraming salamat po, ha. Sabi niya natutuwa din po ako makinig sa podcast ninyo habang gumagawa ng module. Salamat sa UA at sana dumami pa yung mga lahi mo. Dumami pa yung mga katulad mo na nag-i-enjoy sa ating podcast, The Pinoy Horror Radio, at sa Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. May mga exclusives po tayo dyan. And once again, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories po ay kasama na po natin doon. Siyempre, kakulab na po natin ng Podcast Network Asia. So maraming salamat. So sakaling ito man po ay napapakinggan ninyo sa ating Pinoy Horror Radio ngayon sa podcast sa iHeart Radio o kaya sa ating Spreaker, sa Spotify, maraming salamat po. Keep on listening and streaming your favorite episodes para na sa ganun syempre ay mag-placement naman tayo doon sa top 50 ganyan na mga favorite episodes ninyo para po sa ating Pinoy Horror Radio at yung
Hilakbot Pinoy Horror Stories, the podcast. Okay? Salamat po at naliligayahan o kaya natitempt kayo na mag-share ng kwento. Lalo na yung mga nagmo-modules, katulad po ng inyong link, sabi ko sa inyo, hindi ko talaga, wala talaga sa inagap talaga. Gagawin pa rin natin, magmo-module din pala. No, tinatawanan ko lang yung module-module na yan, lalo na yung nag-K-12, ganun-ganun. Di ba? May mga ganun kasi noon. Hindi ko rin nakakalain talaga na hahantong din tayo sa kaka-module-module. Yung nga lang mahirap, talagang yung iba, ang hirap. Anyway, buhay estudyante, alam nyo na, first year. Anyway, guys, sinakstories2008@gmail.com yung inyung pagpapadalhan. Kung halimbawa man, medyo mga love stories yung mga trip ninyo. Wala pa po ito sa podcast. Wala din pong podcast ng Hilakbot Haunted History. Sa YouTube lamang po yun. Pero yung Red Diaries, baka siguro pag dumami na rin yung kwento, baka maglunsad na rin po tayo ng podcast para po doon. Sana isuportan nyo rin po. Okay? Ang Red Diaries, Tagalog Love Stories. Kung sakaling gusto mo makakilig o kaya makarelate sa mga love stories, pwedeng-pwede po doon. So, ganun din sa mga nag-aabang ng Hilakbot Haunted History. Suportan nyo lang po kami dyan. Okay? Mamaya mga patik-tik po natin. Kaya, guys, dyan lang kayo ha. Gilang muna tayo. Inom lang muna tayo ng tubig. Dyan lang kayo. Break muna guys. At magbabalik po ang subscribers Hilakbot Stories. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot. Ang mga forensic scientist ay may isa ring basehan upang malaman kung gaano nakatagal namatay ang isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuri sa species ng insekto na nasa katawan ng namatay. Hilakbot. Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Ang bilangan ng kababalaghan. Horror Roll, every Wednesday at 9 p.m. dito sa Hilakbot Haunted History. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Saturdays, 9 p.m. Only here on Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, the podcast. Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Mga solid HTV Positive at Kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Patik-tik portion po mula po dito sa ating SHS Friday. As promised, ito po yung mga nagpaparamdam sa atin mula po sa ating mga nagpapagalaw ng baso sa mga comment section po natin at mga nais magpatik-tik. At shout out po, in other words, itong ating patik-tik, kung baguhan ka lang po at kati-discover mo lang ng SHS. Every Friday lang po ito, kaya kung may patik-tik ka dyan, sabihin mo yung buong pangalan o kaya kung pangalan lang o kaya tiga saan kayo at saan kayo nakikinig. Kung sa opisina, pangalanan mo na para at least ma-welcome naman natin. Katulad po ng mga sumusunod, ito si, sabi niya, si Mildred Valenzuela. Isa po akong listener and subscriber ninyo. Nakakatuwa pong pakinggan kapag nagnanarrate ka, tapos nakakatakot din at the same time kapag SHS daw. Pampalis, stress ko po ito, itong pakikinig sa inyo, at isa po akong blind and currently po grade 12 student. So, oy, salamat sa iyo, Mildred. Sana napapakinggan mo ito. Ito, patik-tik na rin daw po. Sabi niya, sorry ngayon lang nag-PM, sabi ni Brother Jerome. Sabi niya, busy po kasi nung December
at marami kaming dinideliver. Sabi niya, ngayon lang po ako nag-PM. Sabi niya, background pa rin kita kada biyahe. Lalo na kapag 6pm to 6am ang duty ko. Pinupost ko lang kapag pumupunta ako sa madidilim na lugar ng QC. Baka may biglang sumakay. Uy, speaking guys, ano, ito pala makalimutan ko kanina katulad ng kwento. Yung motor ride, yung kanina, yung kwento kanina ni Miss Fruit, ha. Totoo yun guys, ha. Alam mo na siguro, hindi na lingit sa inyo kaalaman na marami na nagkwento sa inyo na mga ganong klase na parang may sumasabay kapag pumupunta ka pa nga daw. Minsan nga daw, hindi daw sementeryo eh. Kapag napapadaan yung isang nakamotor sa isang malaking puno ng akasya, na alam mo yung parang ang daming bagging, mga ganon, parang balete drive style din na mga lugar, o kaya bukod sa lumang sementeryo, dumadaan sa isang abandonadong bahay, tapos parang bigla daw bumibigat daw po yung kanilang pagmomotor, yung parang may sumakay nga daw sa likod. Mararamdaman mo yan guys, kasi kapag talaga ikaw yung nagmomotor, alam mo yun eh, kung ikaw lang yung nakasakay, kumpara doon sa parang meron kang inaangkas. Alam nyo yan, logic, kahit hindi ka nagmomotor, alam mo yung parang kung paano yung bigat. Parang nahihirapan na umarangkada yung motor mo kasi parang may mabigat sa likod, parang ganon. Yung iba nga pong kwento na natatandaan ko na naisend din po sa atin sa mga Sindak Short Stories natin na nakita ko, na-scan ko kamakailan, yung parang hindi sila makaalis doon sa lugar na yon kapag napapagawi sila at nagmomotor sa lugar na yon. Parang merong humahawak, may pumipigil, parang alam mo pumipreno, usang pumipreno, hinahawakan daw ng kamay nila yung preno, parang ganun. So talaga minsan, di ba, mahirap kapag meron kang motor eh. So yung umaangkas, di ba? Tapos ang masaklap pa doon, di ba, aangkas na nga, hindi pa mapasalamat sa iyo yung multo. Naihatid mo siya sa kung saan siya paruroon. Huwag lang daw sanang sasama sa bahay. Huwag lang sasama sa bahay mo, di ba? Ito, katulad dito si Brother Jerome, sabi niya, bukas daw yung third eye kasi niya. At madalas kapag binabaybay ko po yung daan, nakakakita kasi ako ng mga ligaw na kaluluwa. Misan nga po, sabi niya, sinisisi ko ang sarili ko kasi dito sa area ng Binondo, while driving po, nakakita ako na isang construction worker at wala po siyang ulo. Medyo malayo po siya, pero nung halos malapit na ako sa kanila, dalawa po sila naglalakad sa madilim na bahagi. Sabi niya, wala po silang ulo. So nalito ako kung dapat ko pa bang sabihin sa kanya o hindi na. Pero in the end, hindi ko nasabi. So I'm hoping na okay lang daw yung construction worker. So totoong tao, pero walang ulo daw niya nakita yung katawan. Pa-wash out daw ang kapatid ko na mukhang horror story sa kahikinig daw po ng Hilakbot, sina Dimple, April, at pati na din sa mga ka-clan at ka-alliance ko sa MIR4. At sa aming clan na At Last PH Syndicate, Baby Yard PH, tama ba? And Saints, and lastly ang mga Demigod, sabi niya. Sorry na bro kung mahaba, sabi niya. Wala problema, at least napatiktik natin sila. Si Maylin Abalos, tatak na po yung umay at saka are you crazy sa inyo, Sir Red. Napapangiti ako kapag binabanggit mo. Huwag muna ngayon na kasi baka biglang kumulog dito. Mahirap pa sa lalamunan eh. Imbes na matapos ko yung story, natatawa na lang talaga ako, pero at least meron pong mga seryoso naman daw sa SHS. Meron naman talaga. Oh, hindi nyo na napapansin. Si Diane Pamposa, hello sa'yo par, kumusta ka na? Gusto ko po sana mag-share ng story kaso wala talaga akong horror experience. Makikimarites na lang ako sa horror stories ng iba. Sige, salamat. Ito naman. Excuse me. Hello, Hilakbot team at Sir Red. Sabi niya, maraming salamat nga pala dun sa pag-air ng kwento ko at pagsubaybay sa mga ginagawa ninyo. Ginalingan nyo naman masyado yung pagsasalin ng kwento ko. Ay, opo, ito si Sir Conrado Castañares. Tatandaan nyo ba siya? Ito po yung kwento na sinalin po ni EDM Mori. Si Miss EDM Mori ang i-ano natin dyan, i-comment natin dyan. No? Kasi Cebuano po kasi yun eh, parang Bisaya yung dialect. And then si Miss EDM Mori po yung nag-translate. Salamat po sa pag-cater sa mga needs ko. Bakit naman? Nasiyahan ako sa bawat segundo po ng kwento at patuloy na susuportahan at ibabahagi ang mga episodes na inyong channel. Maraming salamat at mahal na mahal po namin kayo ng pamilya Castañares sa Florida, USA. Oy, thank you. Si Casey Opina, patiktik naman po ako dito sa Rosales, Pangasinan, at silakay ko po na si Mark Vincent Pajarillo. Patiktik po si Daisy Ray
at si Alvin Colete at si Arjane Siangab. A silent listener no more, sabi niya, I'm so happy po na-discover ko po kayo few months back. And actually sa Spotify ko po kayo unang napakinggan because it's just so happened na nakilala ko yung voice mo. Self-glorification na naman. Sabihin nyo naman, mayabang na naman. Alis, napakinggan ko na po lahat ng SHS. Konting kemot na lang. Sabi niya gano'n, matatapos ko na rin po lahat ng episode. Salamat. More likes, followers, subscribers, magdilang anghel po sana kayo. At sabi dito ni Arjane Kiangab, salamat, sana napakinggan mo ito. Si Maylin Abalos po, patigtig daw pong pamilya po niya sa Pinas ang Pansakala at Abalos family, at si Maylin po ay nagtatrabaho sa Kuwait. Sana okay lang po kayo dyan. Si Batrix01, mabuti po nakahabol Sir Red, patiktik na lang po ako. Parehas po tayo, Catholic school din po ako noon at may paranormal stories din po. Sana i-share mo naman. Si Lim GL, noong nakaraan po Sir Red, sabi niya binangungot ako. Nag-share siya ng kwento. Isama na lang natin dun sa mismong Clay, sa kwento, sa mismong ano na lang, ibang SHS. Salamat po dito kay Lin GL. Kung hindi ako nagkakamali, siya po ay isa sa mga nagpadala na ng kwento sa atin, nung nag-voice message ata. Hindi ko lang, doon sa mga nagre-request po, tag dito, tsambahan nyo na lang pong mapapakinggan yung SHS Halloween special nitong nakaraan, itong last year. Opo, tsambahan po, kasi hindi ko po alam kung kailan siya mag-play, pero alam po playlist po siya ulit. Paki-check nyo na lang po sa mga nag-VM po doon. Maraming salamat. Sana napapakinggan ninyo. Natatambayan nyo po yung Hilakbot 24/7. Okay? Dito naman tayo sa mga members na namiss ko na pong banggitin ang mga pangalan. Sana po may nadagdago, kaya may solid pa rin po na nanatili. Ang pangako po namin sa inyo, sabi ko nga, actually hindi pa kasi nirelease kasi wala pong admin noong nakaraan. So hindi po namin na-release yung exclusive stories na dalawa na dapat sana by January meron doon. Pero hindi po na-release. Sorry na. Sina Micah Perez, ito pong ating list na ito ay January 17. So kung hindi kita mababanggit at saktong January 17, wala ka pa nun. Micah Perez, si Miss D, lalo na nag-rejoin 2 days ago. Sana po dumami po ang lahi ninyo. Lieutenant Army Jerome, ito si Brother Jerome, musta ka na? Ray Castle, oy salamat bro ha. Sana walang walang iwanan, di ba? Walang galingan. Tuloy-tuloy ang hawakan para wala ng galingan, sabi ni Ray Castle nun eh. Si Jordan Villar, kumusta kayo? Si Najero, na-miss ko ng mga banggit-banggitin mga pangalan nyo. Jacqueline Alayon, si Madame Les Presange, 9 days ago kasama natin. Jad, si Antolets, and si Yunhi Rios. Ito, ka-tweet po natin ito. Minsan nakakapagpalitan kami ng tweet ito eh. Si Yunhi. Ewan ko lang kung siya yun ha, pero pakiramdam ko siya naman to eh. Luza Claro, kumusta ma'am? Uy, happy anniversary na po sa atin. 13 months ka na namin kasama. Happy monthsary. Sana po tuloy-tuloy. Ganon din kay Guinevere Bordeos. Kumusta ka na? Yung rumaragas ang pag-ibig mo, hindi ko pa na-record. Gawa ng kagagaling natin sa sakit noong nakaraan. So okay naman na. Buwelo lang po ako, okay? Si Blue Believer. Hindi ko alam kung baguhan po siya. Pero, baguhan po siya 17 days ago. Mula noong January 17. Si Rena Christy Gamueta, welcome Blue Believer, sana mag-enjoy ka rito. Rena Christy Gamueta, si Mitz Artagami, kumusta po kayo? Ingat kayo dyan sa HK, nasa HK ba? Si Ma'am Mitz. Si Monique Silen, 19 days, welcome po sa Ilakbot. Fernandito Ornopia, 19 days, pero 1 month na po natin siya kasama. 19 days nag-rejoin. Valerie Anli, kumusta na po kayo? Si Amo Jen, sana wag magsawa si Miss Ems. Jennifer Morris, Rain Surigao, kumusta po kayo? Happy New Year kay Miss Joan Castillon. Myrtle Go, si Miss Akizet, na ito 13 months na natin siya kasama at happy anniversary na po sa atin, ma'am. Lorraine Ann, kumusta na po kayo? Si MNM80, happy monthsary na po sa atin. Happy anniversary sa atin. Pichi Marie, si Marie Chris L. Alaisa Valenzuela, kumusta na po? Si Mystic Peppermint, si Ellen, si Gerard Pontinilla, si Mishasha Sudario. Kumusta na po? Sana all is well na kayo, Mishya. Opo, at sana maka-alpas ka na dyan sa quarantine. Si Maru Balgo, si Nika Fellman, Monlin Alcantara, Roslyn Arante, kumusta na kayo dyan, ha? Renz Delborn Pitiza, si Maria Menciara Cardosa,
Mark Brian Avila, kumusta po si Erica Omnas Hamoyot, Michelle Valdez, si Miss Presi Operio. Kailan ko kaya kayo makakalaro sa ano? Kahit sabi nyo, kayong sabi nyo classic lang, rank game na lang. Di ba? Kung naririnig nyo po ito, i-invite nyo ako. O sakto kapag liba naka, o kaya i-PM nyo ako kayo nag-online, ako pong mag-a-adjust para makalaro ko lang kayo. Kasi mga, ano to, mga walang talo to sa rank game eh. Mga puro MVP tong mga to eh. Papabuhat lang ako. Oh my, are you crazy? Papabuhat lang ako kay na Miss Presi at saka sa kanyang kapatid si Precious. Oo, papabuhat ako dun. Bisan cancer. Pero sabi ko sa iyo, pag nakalaro nyo po ako sa MLML na yan, huwag kayo mag-expect na magaling talaga ako. Hindi po lahat ng hero dun, kabisado ko. Meron talagang para akong tanga maglaro. May time na parang cancer lang ako maglaro. Lalo na dun sinubukan namin mag-MCL, ang cancer ko maglaro. Parang ako lagi ang pinapatay. Anyway, usapang ML po yun. Basta PM na lang ha. Habang wala pa pong ginagawa at kababalik lang din namin noong January 24 sa klase. Si Divine Grace Nave, kumusta po kayo? Si Ma'am Tess, kumusta na po? Happy anniversary na rin. Si Austin Taguba, si Ma'am Marie, si Ma'am Malu. Ayan. Kumusta po ma'am? Hindi na kayo nagchat-chat ha. Kumusta na kayo? Si Ems Kike ng Team Zombie. Si Miss Rain Angel, kumusta na po? Brylin Arenas, Azilay, si Maris, eto kumusta na? Ano na, kumusta na kayo? Parang hindi na kayo, pagalawin nyo na yung batya dahil hindi na kayo kakayanin ng baso. Batya na yung pagalawin nyo dyan guys. Okay, at sino pa ba? Si Samson, eto kumusta na rin si Samson? 10 months na rin natin kasama and mag-anniversary na po sa atin kasama si Ma'am Grace Shibahara. Kumusta po kayo dyan? Namiss ko pong banggit-banggitin yung mga pangalan ninyo. At hindi po ako magsasawa na banggit-banggitin yung mga pangalan nyo sa mga patik-tik natin. At sana po nag-e-enjoy pa rin kayo dito sa ating samahan, di ba? Maraming salamat po sa mga nakinig na naman. Kung late ka ngayon, pwede nyo i-replay po yung first part kasi nandun po yung mga kwento. Kaya huwag nyo na pakinggan itong mga patik-tik kasi baka mamaya ma-disappoint ka na naman. Hindi ko mabanggit pangalan mo. Pero kung gusto mo mabanggit at mapa-shoutout kita, dyan na po, i-comment nyo na po kasi sa comment section para at least, di ba, mabasa ko yan sooner or later. At pagkatapos, yung iba pang mga patik-tik natin soon ay sa Facebook din natin ititingnan. Sana po meron na mababanggit ko na mga pangalan nyo doon guys. Okay? Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo at sa medyo sipunin at saka medyo ubuhin pa po na inyong lingkod si Red. At sana na pagtiyagaan nyo po yung pangit kong boses na mas pinapangit pa po ng pag-uubong ito. At ingat po kayo palagi. Sabi ko sa inyo, ingatan ang sarili. Huwag po kayo magkakasakit. Iwasan na sakit guys. Okay? So tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala nang galingan para lahat po tayo ay solid HTV. Excuse me, positive. Sinasabi ko na sa inyo. Bye guys. I love you. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.